Alamin naman po natin ang sitwasyon sa LaSalle TAF na isa sa mga pinagdarausan ng 2022 bar exams mula kay Nico Bagsik. Nico, maganda morning. May mga isasara bang kalye dyan? Yes, magandang morning sa inyo sa studio, Tito Jeff. Bago yung mga isasarang kalye, Tito Jeff, no, ngayon na ang unang araw ng 2002 bar examinations at mga mahigit 9,000 na mga candidates ang kukuha nito sa apat na araw na pagsusulit. Tito Jeff, papakita ko lang, nandito ako ngayon sa kanto ng Quirino Avenue at Taft Avenue dahil ito ang drop-off point na para sa mga kukuha dito sa De La Salle University. Ang mangyayari kasi dito, Tito Jeff, dito sila papasok, no, sa kanto na ito at lalakarin na nila doon papunta sa De La Salle University. Medyo mahaba-habang lakaran yan. At kanina nga, nakausap ko ang ilang mga early birds na kukuha ng bar examinations kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Yung isa, meron, kukuha siya after 27 years na nag-aaral siya ng law, at yung isa naman ay taga Mindanao. Narito ang kanilang mga pahayag. Actually, kinakabahan din po ako, pero yung preparation po talagang ano, todo prepare po siya. Yung reviews. Gano'n niyo po sinusportahan yung fiancé niyo po for this exam? Sobrang suporta po. Kung may lagpas pa dun sa 100%, lagpas po dun sa 100% yun. Suporta ko po, family niya, tsaka sa family ko din po. Sana makuha po namin yung blessing ngayon, ngayong taon na to, na hinihingi namin kay Lord. Yun lang po. Matutuloy na po kayo kasi ang takaw po kasi si sir? Sana po. Okay, ma'am, ano po expectations nyo ngayong bar exams po? Actually, hindi ko alam kasi for 27 years, ngayon lang uli ako kuha eh. Tapos po, kamusta po yung preparation niyo po? Medyo short kasi kalilib ko lang sa office eh. Medyo short, pero hopefully, I pray na, oh God, help me. Ano po ba trabaho niyo po? Sa government ako. Okay. Hello everyone and assalamualaikum. I am Mr. Bulkia Iguro. Actually, I am from Mindanao State University from Marawi City po. Sir, ano po expectations niyo ngayon sa bar exams po? So, sa ngayon, medyo kinakabahan pero parang iniwan ko na yung kaba ko sa boarding house. Sadyang pinapasa kay Allah ko na po. Siya na po yung bahala. Tapos po, kamusta po yung preparations ko po for this bar exam? So far ako, on my situation, medyo nahirapan masyado ako kasi from the start of the review, nagka-sinusitis ako at saka allergic rhinitis. Actually, until now. So sana, medyo sana makayanan ko po yung for this. Dito Jeff, abiso lang sa mga dadaan dito sa Maynila, sarado ang ilang parte ng kalsada malapit sa universidad na pagdadausan ng bar exams. Dito sa harapan ng De La Salle University, sarado ang southbound lane na parte ng Taft Avenue mula nga dito sa kanto ng Quirino Avenue hanggang Estrada Street. Ito ay sinara kaninang alas 2 ng madaling araw at bubuksan mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At muling isasara ito ng alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kung ang mga kapamilya natin ay pupunta ng Pasay o Makati at dadaan sa southbound lane ng Taft Avenue, ay pinapayuhan silang kumanan sa Quirino Avenue, lulusot sa Adriatico Street, papuntang Ocampo Street, at patungo sa kanilang point of destination. Kung manggagaling naman sila ng Quirino Avenue, ay kakaliwa sila sa Leon Ginto Street, palabas ng Estrada Street at kaliwa ng Taft Avenue. Sasara din sa kaparehong oras ang kahabaan ng Mindoles Street at Recto Avenue at Aguila Street. Pati na din ang kahabaan ng Concepcion Aguila Street, kanto yan ng Mindoles Street hanggang 4th Street dahil sa bar exam na idaraos naman sa San Beda University. Ang alternatibong ruta naman ng mga sasakyan dyan sa lugar na yan ay ang Legarda Street. Asahan na din ang mabigat na daloy ng trapiko sa mga alternatibong ruta na ito. At yan ang latest dito sa bar examinations sa Taft Avenue. Balik sa inyo sa studio, Tito Jeff. Maraming salamat, Nico Bagsik.